Abala sa trabaho ang babaeng street sweeper sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, nang lapitan at kausapin siya ng lalaking senior citizen hanggang sa inundayan na ng saksak ng lalaki ang babae. Sa tulong ng mga concerned citizen, nadakip ang lalaki. Pero ang biktima, dead on arrival sa ospital. Ayon sa suspect, nagawa niya ang krimen dahil sa utang sa kanya ng biktima. 400 piso ang halagang pinagtalunan ng dalawa ayon sa kinakasama ng biktima. Nakakulong at sasampahan na ng murder ang suspect. Binabalik-balikan pati ng mga banyaga ang mga silog at iba pang pagkain Pinoy sa isang restaurant sa Amerika. Ang may-ari nito, dating dishwasher na nagpursige hanggang maabot ang malinamnam na success. Umaga pa lang, blockbuster na ang pila sa restaurant na ito. Sino ba naman kasi ang hindi matatakam sa kanilang specialty? Ang silog o sinangag at itlog. Gaya ng corned beef silog at pork silog. Pero hindi po sa Pilipinas ang resto na ito ha, kundi sa Washington sa Amerika. Welcome to Ludi's Restaurant. It's like home away from home, ika nga. Dahil sa mga pagkaing Pinoy na kanilang inihahain. Certified hit din ang kare-kare, lumpia at iba pang Pinoy food. Kahit sa ibang lahi. Actually, hindi lang Amerikano eh. Meron kami kasabay kanina like mga Indians, Nepalese, and then some of them are like from Europe. So nakakatuwa lang na nagugustuhan nila yung Filipino food. Filipino food is so good, culture is so great, and so the more that people know about it, the better. Amazing, really amazing. The meat is super tender, really, really tasteful. Rice is perfectly cooked with the garlic, like unbelievable. First time. I really heard it was great. And I want to come back for the lechon. Di rin siyempre mawawala ang mga panghimagas gaya ng binabalik-balikang ube pancake. It's amazing, like the atmosphere is great, the owner's really nice, and I've had this fancy log, the ube pancakes, and it's so good. Ang may-ari ng resto, ang Pinoy na si Gregorio Rosas o Tito Greg. Wala akong nanay, wala akong tatay, pinalaki ko ni Aling Ludi na may karinderya. Nagsimula si Tito Greg bilang dishwasher at houseboy sa diner hanggang makitaan ng may-ari na may potential siya sa pagluto. Dahil sa sipag at katapatan, ipinamana kay Greg ang pwesto ng restaurant. Noong 2008, ipinuhunan niya ang lahat ng naipon sa Amerika at binuo ang Ludi's Restaurant. Pagkilala raw niya ito sa nagturo sa kanya magluto at nag-aruga sa kanya ng maulila sa Pilipinas. Mahalin mo yung ginagawa mo. Tsaka be genuine to yourself kasi makikita ng kapwa-tao yan. Pagka alam nila, feel nila na you're very welcoming. Mula rito sa Amerika at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. It's one emotional day para sa cast ng Abot Kamay na Pangarap sa nalalapit itong pagtatapos. Sa MediaCon kanina, isa-isa nilang binalika ng best moment sa set. Pinasalamatan din nila ang mga nasa likod ng serye mula sa direktor hanggang sa mga crew. 2 taon ding tumagal ang serye kaya pamilya na raw ang turing nila sa isa't isa. Nasa MediaCon din sina GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibeth Razonable at VP for Drama Cheryl Ching C. Malungkot po ako, pero mas nangingibabaw po sa akin yung pagiging grateful ko na tumagal po ng ganito yung show. Sabi nga po namin parang, I think it's time na rin po talaga na i-open ang bagong chapter ng mga buhay namin. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Arnold Clavio at Pia Arcangel, ako si Atom Araulo para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.